May misyon si Father Ray Dodong Dagitera, isang parish priest sa Tondo, Maynila. Nais niyang tulungan ang mga maralitang residente ng kanyang parokya, lalo na yung mga kabataan. Kulang na kulang ang kinakain ng mga bata, kaya ang pag-aaral nila, apektado. Kailangan nila ng mga masustansyang pagkain. Pero saan ito kukunin ni Father Dodong? Ang solusyon? Sa hardin ng simbahan, isang malaking taniman sa gitna ng Tondo. Natupad ito ni Father Dodong sa pamamagitan ng urban gardening, katulong ng mga volunteer at nanay ng mga bata. Istorya ng mga tagumpay, kwento ng buhay na binago, tatalakayin natin dito. Lahat yan masaya, matutong hayan sa Agring Apudyan. Ngayon nga po kasama natin si Nanay Jo. Siya po ang in charge sa livelihood program dito sa San Pablo Apostol Parish, Tondo, ng Shelter of Joy. Bali dito sa ating controlled environment kasi ang ano natin. Ito greenhouse. Greenhouse ito, yes. Siya. So inaano ni Father kasi na mas maganda kasi ang control ng environment sa pagtatanim, lalo na kung nasa urban gardening tayo, no? And then, ito pong nakikita natin na mga halaman dito or gulay. Meron tayo yung mustasa, yes, pechay, may lettuce doon kanina. Yes, and we have also the sweet basil. Oh. So, kaagapay natin ang mga nanay ng beneficiaries natin sa Shelter of Joy na siyang tumutulong sa atin sa pagtatransplant, sa pagpapalaki, and everyday na kapag may time na nag-harvest tayo, so sila yun. Mm. Ang pagtulong natin sa kanila kasi is hindi dole out. So, sa pagtulong natin sa kanila, sila rin nagbabalik ng tulong sa atin. Kaya po pala kayo kausap namin kasi yes, livelihood po. Program yung inahawakan nyo. Yes, dito, puro mga nanay. Opo, isa mga to sa mga nanay talaga. Livelihood program nyo. Opo. And itong mga ano natin dito, mga gulay, bukod sa kinakain natin, yung mga excess ay binibenta rin po natin. Ano ang market makatulong natin? Ang kinikater natin dito is yung mismong mga parishioners and mga friends ni Father Dodong, which is yung mga nasa malayo. They just order kapag nakita nila sa post ni Father na available ang lettuce. And then, mag-message lang sila kay Father. And then, pinapadala natin sa ating mga riders. Yan, mabenta-mabenta yung mga paninda ni Father doon sa Facebook niya. Yes, even halaman. Ano, nag-ano tayo. So, makikita nyo, no? Kung ipapan left natin ang ating camera, ayan po, nasa stage po niyan, yung mga ating mga halaman or yung ating gulay. Veggies, yes. Yes. Green veggies. Yes. Ay, ano na siya, malapit-lapit na siyang i-harvest, actually. Mm. Ito po ang ating sweet basil. Pag ang mga bumibili nito, no, na mga mahilig sa pasta, gumagawa ng pesto, itong mga leaves, biniblend lang nila, biniblender nila, and then, sinasamahan nila ng kahit yung ano lang, tuna. Ah, oo. Tuna in can. Tapos, inalo nila. Ako, ginagawa ko yun. Tuna pasta. Yes. Ito, pwede mo siyang ihalo. Pati ka ko nang masabi yung brand ng tuna. Pinigil ko lang. Kaya nga. Ako din yun agad naisip ko. Ayun, ginagawa ko po. Pina-fry ko lang. Tapos, pagka meron pang mga sauce, ihalo ko yung pesto. Ito. Ito mga basil. Kung anong mga herbs na nandiyan na available, yes, dun sa pasta. Yes, maganda siya. Yun. Tsaka mabango. Mabango. Ngayon pa lang po. Mabango siya. So, ito din, may mga bumibili sa atin na parishioners, tsaka mga kaibigan ni Father. So, pinapadala pa natin sa kanila through our volunteers riders. So, may shipping fee din, kahit paano, another project din ng livelihood. Oo. Eh, yung nagsiship, yung mga kasamahan din, yes, natin. Yes po, mga tatay naman na may motor. So, lahat talaga nabibigyan ng trabaho. Opo. Alam niyo, yun yung maganda sa agriculture. Hindi lang yung farmer. Correct. Hindi lang yung farmer yung nabibigyan ng opportunity kumita. Pati yung mga rider,
Correct. Pati yung mga magre-repake. Yes, so madami talagang pwedeng opportunity pagdating sa agriculture. Kaya kailangan talaga i-boost natin yung agri dito. Kaya sa nga, kahit na nasa Maynila kayo, kahit na sementado ang inyong mga bahay, hindi siya limitation. Yes. Kasi marami po tayong paraan ngayon, lalo ngayon medyo maano na ang technology natin, di ba? So, isipin mo, Nay, bibili ka ng pasta sa isang first class restaurant. Ang mahal. Oo, merong lang basil sa ibabaw. Oo. Gano'n diba? Yung kamahal. Na tinumpok-tumpok lang. Oo, pero kung ikaw magtatanim ka sa bahay mo, kahit dun lang, sa kitchen mo, sa may bintana mo, pwedeng-pwede itong sistema kaya natin nga dito. At saka hindi siya mahirap din alagaan, di ba? Katulad din yan. Parang nag-ano ka rin ng pechay. Siyempre, ang pagtatanim nagsisimula sa binhi. Ipinakita ni Nanay Jo ang kanilang proseso sa urban gardening. So, nabanggit mo kanina yung ating seedlings. Yes. Ngayon, po. Magta-try tayo. Yes po. Tuturuan niyo. May seedlings na tayo and then itatransfer natin siya sa lalagyan niya na styrocarps. Okay. So, before kasi ang gamit, mga lahar rocks. Ngayon, vermi na ang ginamit. Ito yung nakuha doon sa ating nag-level mga nag-level up na tayo. Mga rabbit, kasi active na yung rabbit natin. Dati yes, kasi wala pa masyadong wala rabbit nung huling interview kay Father Dodo. Actually, kaya yun ang una namin ginagamit. Eh ngayon, nag-level up tayo. We have the rabbits, cocopeat, and vermicast. Ay, yung cocopeat kasi, maganda na rin siyang substitute dun sa ano, yes, sa lahat. Kasi nagkakaroon na siya ng ano, division. Meron na siyang sariling mga ano. Ayan. So, ano kailangan natin dito na tools. Ayan na, si Kuya Saldi. Kutsara. Kutsara. Ay, ito pwede ito sa ating mga kasamaan talaga sa bahay. Kasi yung ibang gamit, shovel. Kitchen tools pwede na eh, oh. Oo. Shovel ang gamit ng iba eh. Eh, tayo, since ano tayo? Oo, dun tayo sa pangmasa. So, from here, isa-isa natin siyang kukuhain. So, ito na. Pwede na siya for transfer. And then, gano'n po kalalim? Lettuce yan. Hindi naman masyadong, pwede naman siyang i-ano muna. Yan. And then, ibabaon mo siya. Tsaka mo siya i-gagan. Ilang days na po itong lettuce na tinatransfer natin? Nasa 12 to 15 days. Yan. So, yan. From there, pag ano, try mo. Sige, susubukan natin. Mangungutsara tayo ng lettuce. Mangungutsara ng lettuce. Kailangan niya ng mga 90% yung buhay yung ugat. Ito po ba buhay yung ugat? Okay. Ayan, opo, okay yan. Okay. Dapat yan. So, pipili tayo. Ito, isa na lang. Yan. Kaya na. Sa hapon, ang pagta-transplant. Para kahit paano, malamig-lamig na ang panahon. Ayan. Then, pagkatapos natin siyang ilagay dito, ipapatong na ulit natin siya doon sa mga. Ayan. Ah, okay. Sabi ko kasi, ipapatong natin paano lalabas yung ugat. May butas pala. Yes, butas siya. Butas. So, dyan lulusot yung ugat niya. Saka siya kukuha ng tubig doon sa ilalim. So, kaya kailangan din ito ay na-check. Okay. Kasi dapat umaabot siya sa pinaka, ano dito, para dulo. Mabasa yung lupa. Oo. So, ito dapat dito. Kasi kung ang water dapat nakalubog din, pinaka-ilalim, para masuportahan niya ng water, ng solution, yung mismong ugat ng ating tanim. Tuwing kailan po kayo nagpapalit ng solution? Actually, hindi siya masyadong pinapalitan, ano kuya. Depende rin. Kung medyo mababa na siya, so kailangan na siyang nagre-refill lang. Dadagdagan, refill lang. So, hindi natin siya basta. Rainwater ang ginagamit doon sa pagre-refill. At saka yung solution mismo. Saan naman nanggagaling ang supply nilang tubig at paano ito nakakarating sa greenhouse? May sistema pala para matupad ito sa pamamagitan ng aquaponics. Isa sa mga pinagkukunan ng tubig nila ay ang fish pond sa Hatdin. Nakakatulong itong tubig ulan sa ating fish pond. Opo.
yung tubig ulan natin, siya ang nagkukuha dito, nagkakarga. Pag umuulan kasi, nagpapalit siya pati ng tubig. May overflow siya. May overflow. Ah, ito yun. Ito, apo. Ito. Kaya ito yung siya, tube na yun. Hindi siya aawas. So, mapapalitan lang yung tubig niya. Oo. Oh, pakita lang natin. Ito yung overflow na tinatawag ni Kuya. Para pagka umuulan, hindi umawas. Napapalitan nyo din yung tubig. Apo, nalilinis. Nalilinis. So, saan napupunta yung mga maduming tubig natin? Diyan na po sa manhole. Dito? Apo, tapo na siya. Tapo na diretso na. So, ito ay ginagamit din natin for aquaponics. Ito po, pwede. Ito mismo. Mm. Paano ang sistema ng aquaponics? Water pump naman eh, pinapaakyat. Water pump. Apo. Aakyat saan? Doon po sa yung taniman natin doon. Sa taas, sa greenhouse. Ang sabi sa akin ni Kuya Saldi, yung tubig na meron doon, umaakyat dito. At yun na nagsisilbing pandinig. Oo, yes, opo. Meron, actually, bukod pa doon sa mga rainwater na na-harvest natin, mayroon din tayong ginagamit na solution which is secret ni Father at saka ni Kuya Saldi. Oh. So, kung i-lift nyo to, no, makikita nyo sa ilalim, yun yung solution. May sikreto pala. Oo, yan ang solution na siyang nagbibigay ng tubig sa ating halaman. Mm-hmm. Kasi kung makikita nyo, no, may pa-surprise pala ito. Yes, nandito tayo sa taas because kapag ang gulay kasi na-expose siya sa masyado maraming tubig, nalulusaw siya. Mm-hmm. Dapat controlled talaga. Yes. Oh. Kung sobrang init naman, ano siya? Nadadry. Nadadry oo, nasusunod siya. Yung mga ano? Correct. Dahon-dahon. Oo. Kaya, at saka actually, ang pagsa seedlings, we have 12 days lang and then itatransplant na natin siya dito. Lalagyan na natin siya sa mga styrocups. Ito maganda dito kasi nare-recycle natin yung mga materials. Ayan, mm-hmm. And ito rin, makikita nyo, hindi lang siya basta lupa. Meron din siyang ito ay, ano din, vermicast ba? Yes, ginagamitan din natin so, siya. So, yung mga waste kanina nung rabbit na nakita natin, nandito pwede na rin. Pwede siya dyan. Oo. So, kung makikita nyo. And meron siyang mga bato. Which is, I think, yung stone ng galing sa pinatubo. Hmm. Yung lahar stone ginagamit. Bakit po natin nilalagyan ng lahar? Actually, kasi yung bato niya, may mga minerals din yun, no? Mm-hmm. And then, meron siya. Nagkakaroon ng puwang. Mm-hmm. Yung kanyang mga ugat, bumababa. Ah, and okay. Then, sumisip-sip siya ng solution sa ilalim. Mas nagiging effective yes, yung po. Solution natin pagka may kasamang lahat. Kasi hindi compress yung... Opo. You actually rock siya eh. Yun din yung ginagamit natin sa hydroponics. Aquaponics. Aquaponics, opo. Kung mapapansin nyo doon, so, yung mga... So, masabi ko ba na ito'y combination ng hydroponics kasi meron siyang solution at yes, aquaponics? Po. Yes po. So, it's a combination. Actually kasi when we say aqua, ano siya eh, nasa ibabaw siya ng mga isda, di ba? Kasi umiikot lang siya. Umiikot siya, cycle siya. Oo. And then, ito kasi hydro, ibig sabihin, yung mismong solution lang. Nandun na. Bumubuhay sa kanya. Yung sinasabi ni Kuya Saldi kanina na tubig, saan niya napupunta? Dito na rin? Pinandidilig lang siya. Ah, dinidilig na. Okay. Ito is hydroponic ito siya, solution siya. Talaga. Solution siya. Siya yung nagsusustain sa... Mas effective ba yun na may tubig sa taas ng aquaponics at saka hydroponics sa ilalim? Actually, yung effectivity kasi depende din kasi. Alimbawa kasi may mga halaman tayo na kailangan from time to time nadidiligan. Mm-hmm. So, doon siya dapat. Doon siya applicable. Oo. Pero kung hydro, so yung solution niya talaga. Kailangan. Yes po. Alam niyo po, maganda to kasi alam naman natin, nandito tayo sa syudad, yes. Limited yung source natin ng tubig. Kaya maganda na namamaximize natin yung tubig ulan. At saka kasi, kung mapapansin mo, nasa rooftop. Opo. So, kailangan pa natin gumamit ng mga makina para ipump ang water. Hindi katulad na from the top, yung nandun na. Nga, oo, babagsak na lang. Siya, babagsak siya. And then, may ipunan din naman tayo. We have naman yung cistern na tinatawag. Bukod pa dun sa mga pans na dinadaluyan ng tubig ulan, meron din tayong imbakan mismo na naka-secure. Tapos dito, doon,
from there, nag-ano tayo ng water. Napupunta dito. Yes. So, nare-recycle natin yung tubig. Correct. Si Nanay Jo, iba't ibang produkto ang nagagawa at ibinebenta. Ano po ito? Ayan naman, ang ginagamit nating air dryer for our blue turnip tea. So, ito yung blue turnip tea is yung tinatawag nating ternate sa Tagalog. Mm-hmm. So, siya ay isang klase ng bulaklak na kulay blue. Nagbibigay siya ng kulay blue kapag ka ginawa natin siyang tsaa. So, healthy din naman siyang gamit. Maraming benefits. Yes. At saka, ano, relaxant siya. Once na nainom mo siya, talagang matutulog ka ng mahimbing. Mm. Yes. Even yung amoy mabango. Opo. Mm. Saka, ano din yan, mahal din yan sa merkado. Oo nga. Kasi sa Australia, binibenta nila yan, $20. So, kasama ba yan sa mga binibenta ng ating mga kananayan? Yes, opo. Binibenta din po natin yan. Pinapak natin siya sa tea bag. Tapos, inilalagay natin siya sa pouch. And then, ino-offer natin siya sa market. Pero sa ngayon, hindi pa siya yung talagang fully, ano. Mass production. Oo, hindi pa. So, kami-kami lang muna. Tinry lang muna namin. And then, naging nagustuhan naman ng ibang tao. Kasi when we have guests, yun yung hinahain namin. Bakit po siya nakasabit dito? Para kasi dito mainit. Mm-hmm. Mas mabilis siyang matuyo. Air dry talaga. Mas maganda kasi yung natural yung pagkakatuyo niya kaysa yung i-dehydrate natin. Tapos nakita ko din po, meron din tayong mga nakabila dito na malunggay. Yes, yung ating mga malunggay. So from the trees, kukuhain natin siya, no? And then ang mga mother ng shelter, sila yung naghihimay. Mm-hmm. So hinihimay nila isa-isa yan per dahon kasi pinapowderize natin. Pero before natin ipowderize naman yan, kailangan din siyang i-air dry and then idadaan sa dehydrator. Ah. Kapag malutong na siya, maganda na siya i-powderize. So, i-ano natin siya. Kailangan pa pala dumaan sa air dry? Akala ko diretso na dun sa ano, dehydrator. Pwede naman. Kaya lang kasi ang kagandahan kapag na-air dry siya, mas lesser na yung gagamitin mong kuryente. Oo, malakas din sa kuryente. Oh. Yes. Oh. Kanina nakita ko yung mga nanay natin na nag-ano ng malunggay habang nagchichikahan sa baba. Oh. Actually, dapat din merong siguro kayong makuha na gano'n na nagigumay. Mm-hmm. Kasi maganda. And kung talagang pinagtsatsagaan nila, kasi every leaf oh, na gano'n. Gagano'n nila kanina habang nagkukwentuhan sila. Kasi kapag kasinama natin yung kanyang parang tangkay na maliit. Pag pinowderize mo siya, may mga lumalabas na puti. Kasi yung fiber na humihibla ako. So, yun siguro better yung kapag ginawan siya. Ah, pero yung kung pinong-pino, ihahalo mo sa pagkain, mas maganda. Kasi yung bata, hindi masyadong, walang pagkain, parang may istorbo. Sige nga, Nay, i-ano nyo nga sa amin, explain nyo sa amin, paano nyo hinahalo itong moringa o malunggay sa pagkain ng mga bata? Sa amin, nasabi ka kaninang powder, tapos tsaa. Yes, oo. Bali, ang ginagawa namin, since yung mga bata nga ayaw magkakain ng gulay, especially pag nakita na nila nakalutang yan sa ulam nila, no? Ginawa natin, nila father, nag-come up kami sa idea na bakit hindi natin sila bigyan ng green rice. So, yung powder rice natin na malunggay, hinahalo natin yan sa rice nila. Mm-hmm. So, halimbawa, pagkahugas ng bigas, tsaka nila natin ibubudburan ng powder and then pag naluto siya. Ganun kadaming powder ang hinahalo natin? Tinatansya lang naman, kutsara lang. Kasi ang pagsasaing dito is maramihan. Oo. Dahil madaming kumakain bata, eh. Kasama ang magulang, kasama ang kapatid. 5 kilos, isang kutsara ang tinatansya nila din. Kasi pangit din naman na sobrang-sobrang makikita na nila yung ano. Pero bukod sa rice kasi, ano, kasama din nating inaanuhan, nilalagay din sa ulam, binubudbud sa ulam. Mm-hmm. Pwede rin siyang gawin tsaa. So, marami siyang ano, magagawa sa kanya. Saka, and then, yung pinakahuli, yung latest na inano ni Father is yung moringa capsule. So, mm-hmm. Siguro, maybe next year, kapag maluwag-luwag na tayo at makakuha na ng license para sa BFAD, pwede na siya i-ano sa market. Mm. So, maganda kasi sa moringa,
marami siyang health benefits. Sabi nga, ito yung miracle tree. Mm. Di ba? Correct. Tapos, available siya. Halos lahat okay. sa lugar ng Pilipinas. Merong ano, malunggay. Malunggay. Huwag po kayong malilito. Ang moringa po ay malunggay lang. Oo. Kala nila kasi, ano yun? Pag pumunta kasi ibang bansa, ang mahal eh. Yes. Tapos makita mo, ay, dito pala, sa tapat na pala ng bahay ko, malunggay. Nabanggit ko kanina mayroong palaisdaan dito, ang mga tilapia, kinagigiliwan ng mga kabataan. Masaya kasing mamingwit. Kuya Sal, din na kwento sa akin ni Father Dodong, naikot siya kuya. Naikot. Ayun. Ito ginagamit natin dito, no, kawayan. Old school talaga, no? Pag ganito lang na makaliit yung fishball mo, pwede na. Pwede naman, ha. Nakwento sa akin ni Father Dodong na itong fish pond na to, eh kinabibilihan din ng mga kabataan natin dito ng mga kasama sa mga feeding program. Okay. Dahil, kwento mo nga sa amin, habang nagbibingwit ako, ayan. Kasi yung mga bata na hindi pa nakaka-experience na, yung laki dito sa Manila, hindi pa nakaka-experience mamingwit, hindi pa siya nakaka-experience nung mahuhuli na ng isda, ang nakuha lang nilang, alam lang nila yung pagkain lang, hindi alam yung paghuhuli. Kaya dito, tinuturoan din namin ng huli sila. At saka ano yung experience na naghihintay ka na merong kakagat dun sa pain, no? Ayan. Kailangan po pagka namimingwit kayo, medyo tinataw-taw mo kasi... Hindi naman, steady mo lang muna. Ah, steady lang. Saka medyo sa malalim. Okay. Bababa yan eh. Baba mo pa. Ang tagal ko na po muling namingwit. Ilan po ang laman ng fish pan natin? Nasa 200 ito. Ay, ibig magat na. Nasa 200 ito. 200 na. 200. Tapos may nakita ko may kakaibang kulay, kuya. Red tilapia yan, yung hybrid na tilapia. Hybrid na tilapia. Hmm. Pinapahabol ko. Pinapahabol yung tilapia. Pahabol na. Ayan. Sige. Wala na atang pain. Naubos na po nila yung pain. O, pain na ulit natin. Lalagay natin ulit. Epic fail! Ayan. O, round two. Pag may medyo kumagat, medyo itaas mo. Pagka may medyo kumagat, itataas natin. Okay. Yan. Sige. Yan! Ayun! Di pa! Ayun! Ay, sumobra. Yan! Ayaw. Pa. Parang maubos mo ulit yung ano. Yon, gi. Hey. Ayun. Ay. Hindi na lang. Kunin mo na konti. Sige. Kunin mo na. Ayun. Ah, may nahuli ako, guys. Pwede ko na po tuyuwi. Pwede naman. Sabi sa akin ni Father Dodong, pagka may nahuling tilapia, binebenta. Ang pa namin dito, bingwit mo, bili mo. Oo, bingwit mo, bili mo. So, magkano yung ganito? Sa per kilo namin dito, 150. 150? Ilang piraso ang per kilo? Depende kung sa laki. Kung... Ito, 5 buwan to eh. Siguro, mga 7 pirasong ganyan. 7 pirasong ganito. Kung yung ganito, sarang malaki, may kalating kilo na isa. Yun ang mas nauna, no? Yun ang nauna yun. Kuya Saldi, dito meron tayong red tilapia. Anong pinagkaiba ng red tilapia sa... Ito, ano to eh? Local natin to, di ba? Local na tilapia natin. Malambot kasi yung laman ng red tilapia kesa dito. Kesa dito. Apo. Ano mas masarap? Parehas lang ang sarap naman. Parehas. Apo. So, paano nakakatulong itong tubig ulan sa Apo. Ating fish pan? Apo. Yung tubig ulan natin, siya ang nagkukad dito, nagkakarga. Pag umuulan kasi, nagpapalit siya pati ng tubig. Nag-overflow siya. May overflow. Ah, ito yun. Ito. Kaya ito yung siya, tube na yun. Hindi siya aawas. So, mapapaltan lang yung tubig niya. Pakita lang natin. Ito yung overflow na tinatawag ni Kuya para pagka umuulan, hindi umawas. Napapalitan yun din yung tubig. Nalilinis. So, saan napupunta yung mga madlumi tubig natin? Diyan na po sa manhole. Dito? Tapo na siya. Tapo na diretso na. So, ito eh, ginagamit din natin for aquaponics. Ito po, pwede. Ito mismo. Mm-hmm. Paano ang sistema ng aquaponics? Water pump naman eh, pinapaakit. Water pump. Apo. Aakyat saan? Doon po sa yung taniman natin doon. Sa taas, sa greenhouse. Oo, sa greenhouse. Ayan, mamaya pupuntahan natin yung greenhouse. Pero ayoko muna siyang kainin kasi masyado pa siyang maliit. Pwede po bang ibalik na lang muna natin siya? Kuya, ito naman ay hito. Hito. So, napansin ko lang yung location ng hito natin.
Gano'n ba ito kalaki? Hanggang saan ito? Hanggang doon po. Hanggang sa ilalim? Apo, may hanggang. Ah, okay. Medyo pumasok pa siya ng konti. Ah, okay. Tapos gano'ng kalalim? Kasi mga 80 centimeters lang ito. Wow. Sa feet natin? Feet, mga 3 feet lang. 3 feet lang? Ay, pwede pa nang lakari. Ba tayo gudumaan dito? Hanggang dito mo yan. Tapos ilang hito ito? Yung nilagay ko dito, nasa 150. 150. Oh. Ilang taon na? 9 months pa lang yan. Ah, wala pang okay. Ano. Ang 9 months, gano'ng kahaba? Mahaba na, siguro. Okay. Yung unang harvest ko dito na malalaki, 1 kilo per each. 1 kilo. Oh, ikaw naman yung pili ko na, napili ko. Oo, na-select na. Oo. Tapos, ano siya, African? African. African catfish. Mm. Pagka ba pinakain ko to, lulutang to. Try natin. Pagka, pareho lang nung pagkain ng ano to, ng tilapia. Apo. Tapos, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Oh. Galabasan sila. Oh, yeah. Ito oh, ayun oh. Busog pa. Tuwing kailan mo lang siya pinapakain? Maghahapon lang yun. Maghahapon. Wala na tanghali. Wala na. Ayun. Oh, ayan, galabasan na sila. Ang African catfish kasi, or hito, mas gusto nila madilim. Madilim. Oh. Kasi nocturnal to eh. Gusto nila gising sila sa gabi. Yung tilapia ba nocturnal din? Hindi. Hindi. Mas gusto nila gising sila sa umaga. Ito, pang gabi. Kaya saktong-sakto yung kulungan niya na meron siya doon sa ilalim. Diyan lang sila pag araw. So ito pwede din itong bingwitin? Pwede din. Magkano naman ang presyo na to per kilo pag nabingwit ko? Pag nabingwit mo? Pag ako may discount. Discount. May discount. Hindi, pagka regular. Ayan, may mga bata na nabingwit. 170, 150 rin yung kanabing. Oo. Wala ba itong paluto? Di ba masarap sa hito, inihaw? Pwede rin, no? Masarap inihaw yan. Oh, inihaw, prito, tapos pwede mo din lagyan ng gulay. Total dito sa hardin ni Father, maraming gulay. Pwede rin. Masarap to, ano eh, sa luyot. Ayan, ayan. Naghahanap siya ng pagkain, no? Ayan, sa luyot, yan ang masarap dyan. So ano po yung minsan... Siyempre, pagka nag-aalaga tayo, hindi naiwasan, may mga casualty. May mga namamatay. Oo, meron nga. Kasi so, itong mga ito, napansin ko, carnivores kasi sila. Mm-mm. Minsan kasi siguro pag mahina, yung kinakain na nila. Ah. Yung kinakain nila. Tapos maliban dito sa pellets, ano pa yung pinapakain kangkong natin? Kangkong pwede din. Kangkong. Tsaka itong duckweeds. Duckweeds. Mm-hmm. Pero sabi nila natin, carnivores, pinapakain natin po ng katingin. Ay, yung kwan, itong... lamang loob ng rabbit. Pero luto yan. Hindi na, hindi kami nagbibigay ng sarili. Ng hilaw, oo. Luto siya para hindi magbaho ang tubig niya. Oo, mabaho din kasi pagkahilaw yung nabibigay natin. Although pwede. Pwede siyang yung lagyan ng hilaw. Pero syempre, kailangan nasa simbahan pa rin tayo. Consider pa rin natin yun. Hindi talaga ito yung farm. So, pagka gano'n, limbawa, karne ng rabbit yung binibigay mo, ilang beses ka na magpakain mo? Kasi magkaiba na yung bigat nun sa pellets eh. Hinahati ko lang yung halimbawa sa 10 rabbit na kakain ko. Sa umaga, tapos kinabukasan na yung kalahati. Hati lang yun. Ano yun? Ginugupit pa? Hindi na? Hindi na. Diretso na? Diretso. Gustong gusto nila? Oo, kasi carnivorous sila yung talaga hinahanap nila. Sa tubig, sa ibabaw ng tubig, kahit mantika lang, kinukuha. Nag-aakyata na sila, no? Akyat nila. May katuwang ka sa pag-aalaga ng mga hito? O ikaw lang din? Ito, si ako lang. Lahat. Umalis kasi yung kwan ko, yung dating... Kasama dito? Kasama ko. Umalis. Hindi na bumalik. Ayan. So, yan. Nakita nyo, merong hito dito, may tilapia sa kabila. Ang pinagkaiba nito, kuya, sa tilapia, ito hindi niya kailangan ng oxygen. Oo. Kasi doon sa ano sa tilapia, meron tayong pang-filter pa, no? Okay. Pero tubig ulan din to. Tubig ulan. Ito din ay resulta ng rain catching system nyo. Ito. Oo. Galing yun sa court. Tsaka so, ito dito. Ayan. Kaya nga ito, muulan, so mapapalitan na naman yung tubig na to. Hindi mo, nililinisan pa ba ito? Hindi ko nalilinis ito. Kaya pagka ulan na. Yun na yun. Yun na yun. Mag-overflow na siya, yung madumi. Mapapalitan siya. Oo, katulad sa tilapia.
Kahit malayo sa Bukirin, nakakuha pa rin ng sariwang gulay at isda ang Shelter of Joy. Isang paraan ito para mabuhay kahit walang pambili ng pagkain. Eh pagka ganitong nasa syudad tayo at hindi tayo marunong dumiskarte sa pagtatanim, magugutom talaga tayo. Tama. At ang kanilang pamamahagi ng mga tanim sa mga kapuspalad sa residente ng Tondo? Agree ako dyan!